Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras na para alamin natin ang latest sa lagay ng panahon, kapaligiran at kahandaan. Ito po ang Panahon TV. Kasama niyo ngayong Tuesday morning, August 7, 2018. Ako po si DZRH Zonio. Start the day right with a positive vibe. Magandang source niyan ang ganda ng pagsikat ni Haring Araw. Sunrise na rin along Metro Manila batay sa datos ng PAGASA. Yan ay pagsapit ng 5:41 AM habang yung atin namang sunset, 23 minutes makalipas ang alas 6 mamayang gabi. Sa ngayon po, dalawang sama ng panahon o low pressure area ang ating binabantayan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman narito na ang update kaugnay nito. Batay po dito sa 5 a.m. update ay ng PAGASA, huling namataan ng isang low pressure area. Ito po ay sa layo na 1,245 kilometers. Ito po ay east of Aparica, Gayana. Ayon sa PAGASA, itong low pressure area na ito na nasa bahagi nitong silangan ng ating bansa ay mayroong chance na lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo. Patuloy natin babantayan ang mga development kaugnay nito. Meron pa po tayong isang low pressure area dito naman sa bahagi nitong 550 kilometers west of Subic, Zambales. Ito naman pong low pressure area na ito, sa ngayon ay maliit yung chance na lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo. Pero kadalasan nga hinahatak ng mga sama ng panahon dito sa kanlurang bahagi ng bansa itong pag-iral ng habagat o southwest monsoon. Kaya naman asahan na yung maulang panahon dito yan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nitong Luzon. Sa lagay ng panahon sa mga susunod na oras, wala pa namang direktang epekto yung alinman sa ating mga nabanggit na sama ng panahon. Kaya asahan pa rin na habagat o southwest monsoon ang patuloy na makakaapekto sa bahagi ng Southern Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao. Sa mga susunod na oras, ang probinsya nitong Zambales, ganun din para sa bahagi ng Bataan, Cavite, Batangas, hanggang dito sa bahagi ng Mindoro Provinces, sa Palawan at sa Western Visayas, asahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Mag-ingat sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Para sa bahagi nitong Metro Manila at pati na rin sa parte ng Bicol Region, ganun din para sa buong Mindanao at sa natitirang bahagi pa nitong Calabarzon at sa mga natitirang parte ng Mimaropa at ng Central Visayas at sa natitirang bahagi ng itong Central Luzon, isahan naman yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan sa mga susunod na oras. Ibig sabihin ito, pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon ang iiral, pero maging handa pa rin sa posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. Para dito sa natitirang bahagi nitong Luzon area, sa maghapon asahan natin yung pangkalahatang maaliwalas naman na lagay ng panahon. Ibig sabihin yan, bagamat nariyan si Haring Araw, ay dapat pa rin tayo maging handa sa posibilidad ng mga isolated rain shower hours and thunderstorms. Huwag pong kalilimutan umantabay sa mga abiso ng PAGASA at ng Panahon TV dahil kadalasan, dalawang oras bago ang pagkakaroon ng mga pag-ulan ay naglalabas naman ng abiso sa aming mga social media accounts. Ngayong isang imbanipagong buwan ng ating sinasalubong, ano nga ba yung mga weather system na dapat nating paghandaan bukod sa mga sama ng panahon? Narito ang ating August weather overview. Tuwing Agosto, iba't ibang weather systems ang nagdadala ng maulang panahon. Kabilang sa mga iiral, ang southwest monsoon o habagat na sanhi ng ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Umiiral din ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, na breeding ground naman ng mga low pressure area o LPA. Ang mga LPA maaaring maging bagyo. Dalawa o tatlong bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility sa buwang ito. Ang mga bagyo, kadalasang kumikilos pahilagang kanluran. Dahil dito, posibleng mag-landfall ang mga ito sa hilagang Luzon
o di kaya lumihis sa kalupaan.